Bakit po ganun? Kasi kapag siya gumagalaw, mahirapan siyang makakita.
sitwasyon kung nasaan man si Daniel, ang ating pong titingnan ay ang kanyang habit. Ang sabi po sa ating binasa, merong habit si Daniel na mag-pray siya 3 times a day. So ano po ba ang pagtigil natin bilang Kristiyano? Yan po ay ang pag-meditate at pananalangin. So sa ating pong busy na buhay, huwag na po natin kalilimutan ang pagtigil, pag-meditate at pananalangin. At hindi po natin hahayaan na manadala tayo sa ating kabisihan, kadamihan ng ating ginagawa. O kung sa ministry man, kabisihan sa ministry. Kung sa church program, kabisihan sa church program. Lagi tayong mayroong pause at pagtigil para mag-refocus sa salita ng Panginoon at sa kalooban niya sa ating mundo. So ngayon po umagang ito, magkakaroon po tayo ng commitment sa Panginoon na gagawin natin parte ng ating daily plan. Kung ang daily plan man natin ay nakaschedule na kung ano gagawin ng ganitong oras, ng ganito, kasama na sa ating daily plan ang saglit na pagtigil at pananalangin at pag-meditate sa salita ng Panginoon. At hindi lang po ito naka-address sa ating mga kongregasyon, kasama po ito naka-address sa mga tumatayong sa ulan. So together, tayo po ay lalago sa Panginoon bago baguhin po natin ang ating lifestyle. Together, lagi po natin i-meditate at magre-refocus ng ating isipan sa salita at sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen. Lahat po ay tatayo. So ang ating pong pananalangin ay hindi lang para sa paghiling sa Panginoon, hindi lang sa paglalahad ng hinaing natin, kundi para paghingi din ng direksyon sa Panginoon kung tama ba ang ating ginagawa at tama ba ang ating nilalakaran. O kung meron ng mga major or kahit minor decisions sa ating buhay, lagi natin hihilingin kung tama bang ito ang ating pipiliin o dapat ba ito. Lagi natin hihilingin sa ating puso kung anong kalooban ng Panginoon. At yaman tayo pare-pareho mga clay na minumol din ng Panginoon, sabay-sabay din po tayong mag-grow at sabay-sabay tayong mag-create ng panibagong habit at panibagong lifestyle. Pumigil muna po natin ang Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nararapat na ang Panginoon na ikaw lang.
unnecessary na bagay na patuloy nating itinatago sa aming buhay. O Diyos, salamat po sa pagmamahal. Dahil alam po namin ang pagmamahal na ito, Panginoon, ang dahilan ng lahat ng bagay. Ang dahilan, Panginoon, kung bakit nagiging ka sa aming tatig, hindi kami iniiwan. Although may mga times, Panginoon, na kami nagkakagumutan. Lord, salamat po sa patuloy mong kapatawaran sa bawat isa sa amin. O Diyos, ngayon po umaga na ito, Lord, patawaran niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito man po ay sinasadya o hindi sinasadya. Lord, hayaan niyo po nakaharap kami sa inyong banal na harapan ng buhay, Panginoon, at malinis. At hindi kami nakakayaan, Panginoon, na wala na may makapigil sa aming maraming pagsamba at pag-uwi. O Diyos, sa inyo pong ginawang pagpapaalala sa amin ngayong umaga, O Diyos. Nawa po, Lord, hindi lang po ito ngayong umaga namin maisip, O God. Pagkos, ibon mo punta ito sa aming mga puso, O God. Baguhin mo ang aming manghabit, O Lord, ang aming lifestyle, O God. Magkabuwang ka naman, Panginoon, sa aming pangaraw-araw ng pangangailangan at paggawa. Ngayon, ikaw ang dahilan ng aming buhay. Lord, katulad po ng aming pagsamba at pagliwalhati, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakakailangan. O Lord, inadalangin ko po, Panginoon, ang mabalis na kagalingan ng pananakit-nakita ni Brother Gareth, O God. Lord, yun po mga nakakaalam ng bawat himay-may ng kanyang katawan, O God. Kayo po, Panginoon, ang nagdudulog sa ng kagalingan sa bawat aming pagkakasakit, ng kalangasan sa bawat aming pamihinga. Lord, sa pagkakataon ito, Panginoon, inadalangin ko namin si Brother Gareth. Kahit siya ay malayo, Panginoon, alam namin hindi siya malayo sa inyong presensya. Patuloy mo po siyang yakapin ng iyong pagmamahal, Panginoon. Patuloy mo siyang balutan ng iyong dugo, O God. At iyo siyang ingatan sa lahat ng yakap ng kanyang buhay. Lord, ano man po parte ng kanyang katawan na nakakailangan ng kagalingan. Particularly, Panginoon, ang pananakit ng kanyang tita. Ito po ay amin inundunog sa inyong banal na harapan. Ang iyong papagpagaling na kami, Panginoon, ang bumit mo sa parte nito. At Lord, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa kagalingan at tagumpay na ipagkakaloob mo. Lord, pagkalooban niyo rin po siya ng spiritual strength, Panginoon. Gain din po spiritual strength para sa pamilya ni Jennifer Aguila, Panginoon. Lord, ngayon po pagkaloob sa kanilang physical and spiritual strength sa kanilang buhay. Lord, salamat po sa tagumpay na ipinagkaloob niyo kay Brother, kay Sister Jen, Panginoon. Dahil ang grupo po nilang napili ng Lyceum, Panginoon, na pumunta sa Tagigaro para sa thesis presentation. Lord, kasabay po ng tagumpay na ito, Panginoon, ay ang mas malaking responsibilidad, Panginoon, at panibagong hamon ay binigay mo. Lord, nagtitiwala po ang iyong anak na ito, Panginoon, na lahat ay kanyang paggagawa. Kung tangan-tangan kanya, taglay-taglay niya ang lakas na binibigay mo sa kanyang buhay. Kaya Lord, tinadalangin ko po si Sister Jen at kasama po ng kanyang mga kagrupo, Panginoon. Sila po ay magkakaroon ng thesis presentation sa February 4, Panginoon, at mag-stay po sila doon ng 5 days.
magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kamayin muna po natin ang ating katabi at ating pungitian. It's so good to be in the house of the Lord. Amen. Praise the Lord. Sino po ang may problema? Amen. Sino po ang may karamdaman? Amen. Sino ang may pinagdadaanan? Amen. Good for you, mga kapatid. Amen. Alam niyo po kung bakit? Kasi mas mararamdaman natin yung pagpapala ng Panginoon kung may mali yung karamdaman sa atin. Praise the Lord. May gusto na po i-share sa inyo. Ito po ay tungkol po sa Indian tribe. Sa Indian tribe po, meron po silang way ng pagmamature sa kanilang mga alalakihan. Sa mga kabataan, ang gagawin po nila, iiwan po nila, iba-blindfold nila yung kanilang anak na lalaki, dadalhin po sa pinakamalalim na parte ng desert ng forest. Kapag natutunan na, umaga pa lang po, dadalhin doon, naka-blindfold. Pagkatapos, may tunog na ganun sa forest. Sa mga forest. Pagkatapos po mga kapatid, habang naka-blindfold po yun, habang lumalalim po yung gabi, madilim na po, ang gagawin po ng mga taong kasama niya, tatanggalin po yung blindfold sa kanya. Hanggang sa makita niya po ay sobrang dilim, na kahit yung kanyang kamay po hindi niya makita, dito po nila itinetest yung ang kanila po mga kabataan ay mature enough kapag sila po ay nakalampas ng kinaumagahan na hindi sumisigaw, hindi umiiyak, walang anong nangyayari. Parang kailangan maging matapang ako. Pagkatapos po, yung bata po yun, na dinala po ng isang Indian tribe doon, sobrang dilim po. Tinanggal na po yung blindfold niya, yung kasama niya, umalis na. Sa sobrang dilim, hindi niya makita yung kanyang kamay, talaga pong sobrang dilim. Kumbaga pag pumikit tayo, yan ang definition natin ng dilim, ganun po ka dilim. Ang mangyayari po, kailangan hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, para mapatunayan na siya mature enough para sa kanilang mga tribo. Ang sunod po mangyayari doon, siyempre po, sobrang dilim, siya po ay pinagpapawisan, sobrang nakakatakot po, sobrang nakakatakot po yung paligid, may mga wolf na nahalulong, yung sound ng mga breed, ng mga puno, talaga nakakatakot pag tayo po nadoon, siguro po, talagang ako po ay baka mapasigaw na ako sa sobrang takot, kasi iba po yung pakiramdam pagka nadoon na ikaw lang mag-isa. Hanggang sa nangyari po, yung bata po yun, hindi po siya umibo. Hindi po siya, kahit narinig niya yung mga ingay na gano'n, nakatayo lang po siya. Hindi siya umibo, wala siyang ginagawa. Kinabukasan po, tuwa-tuwa po siya kasi nakikita niya yung liwanag. Ang ginawa niya, nung makita niya yung liwanag, lumihod siya. At isa pong nakakatuwa dito, nakita niya yung kanyang ama nasa malayo. May hawak na araw, may hawak na masyete sa kanya, may masyete sa kanya ganito, na handa yung kanyang ama na kapag may mga pupalapit na mga masamang hayop, mga beast o mga snake, handang bitawan yung araw para iligtas yung kanyang anak. Ganyan tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Minsan, naiisip po natin na, Lord, ba't parang kami naiwan mo? Minsan itinetas tayo ng Panginoon para maging mature enough tayo sa ating buhay kasi ano. Na kahit po tayo po ay parang pakiramdam natin nag-iisa tayo, pero lagi natin tatandaan, tumingin lamang tayo sa paligid natin, nandiyan ang Panginoon. Sabi nga po ni Sister Micah kanina sa devotion po, minsan kailangan natin tumahimik, mag-pause sa mga bagay-bagay. Katulad ng isang yung batang yon, hindi siya sumigaw, wala siyang ginawa, tumahimik lamang siya. Dahil alam niya na sa pagtahimik niya, nadudon ang kaligtasan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews chapter 13 verse 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee or forsake thee. Lagi po natin tatandaan na ang Panginoon ay lagi nandiyan para sa atin. Awitin po natin ang awitin ito. Very familiar song po ito mga kapatid. Tagalog song.
hayaan po natin na itaas po natin ang ating Panginoon habang inaawit po natin ang ating. Sa kanya lang ako.
This time po,